Filipino Pride. Yan ang lagi nating sinasambit sa mga kapwa nating Pilipinong nagbibigay ng karangalan sa ating bansa at sa ating lahi. Ngayong araw ay pag-uusapan natin mga adre ang tinugariang One Man Army at isa sa kinakatakutang sniper sa panahon ng World War II. Mga adre, alam natin na ang sniper ang pinaka-dangerous na tao pagdating sa gera o pagdating sa labanan dahil hindi mo sila nakikita at kaya nilang umubos ng maraming kalaban nang hindi mo namamalayan. Ang pagkwekwentuhan natin ngayon mga adre ay tungkol sa isang matapang na purong Pilipino na nakapatay ng 400 Germans sa panahon ng World War II. Ang taong ito ay kinilala sa bansang Estados Unidos bilang isa sa mga decorated war veterans o yung mga sundalong nabigyan ng matataas na parangal sa kanilang katapangan at accomplishments pagdating sa gera. Pag-uusapan natin mga adre ang buhay ni Private Ramon S. Subijano kung paano ba naging kasapi ito ng hukbong sandatahan ng bansang Estados Unidos at paano siya nakapasok dito. Isang amazing story na naman ang ibabahagi ko sa inyo mga adre. Pero bago natin umpisahan ay mag-subscribe ka muna at pindutin mo na rin ang bell notification para maging updated ka at ma-notify ka lagi sa mga i-upload nating mga amazing stories. Tuloy tayo sa ating topic. Well mga adre, si Private Ramon S. Subijano ay tubong Iloilo na ipinanganak noong 1905, isang Ilonggo. Shoutout nga pala sa mga kapatid nating mga Ilonggo. Sana ay mapanood nyo ito at ishare nyo na rin dahil malaking pride ito sa mga kapatid nating mga Ilonggo. Anyways mga adre, pumanaw si Private Subijano noong September 16, 1988 sa edad na 83 dahil sa matinding karamdaman. Well, 83 years old mga adre, so what could you expect, di ba? By the way mga adre, paano nga ba nakapunta si Private Subijano sa Amerika? Well, si Private Ramon Subijano ay nagtrabaho bilang isang seaman mga adre na bumabiyahe sa iba't ibang sulok ng mundo. At taong 1927 ay nag-stow away ito, luna ng cargo ship of freighter upang makapunta at manatili sa bansang Amerika. Sa kanyang pananatili nga doon ay nakabili ito ng negosyo, isang pool hall or kung sa Tagalog naman ito yung tinatawag nating bilyaran mga adre. Gamit ang $32,000 na perang napanalunan nito sa isang kasino. Nung una ay maganda ang takbo ng negosyo ni Private Ramon, ngunit di kalaunan mga adre ay bumagsak ito dahil sa tinatawag na The Great Depression. Ang Great Depression, ito yung pagsadsad ng ekonomiya ng hindi lang sa Amerika, kundi ng buong mundo. Tinawag ito noong Global Economic Depression, kung saan nagkaroon ng matinding epekto ito sa buhay na may hirap at mayayamang tao. By the way, nang dahil doon ay nalugi at bumagsak ang negosyo ni Private Subijano at napilitang mamasukan bilang isang empleyado at naging busboy. Ang busboy, ito yung tagalinis at nag-aayos ng lamesa sa loob ng restaurant. Well, siguro hindi na siya naging masaya at nabagot na siya sa gantong trabaho, ay naisipan niyang pumasok sa army at taong 1942 nga, matapos ang isinagawang training ay natanggap naman ito at naging kabilang sa mga sundalong ipinadala ng Amerika noong World War II sa Europa. Si Private Ramon Subijano ay may height lamang na 5'2". Masyadong maliit mga adre kung ikukumpara mo naman sa mga height ng mga western people, pero hindi mo pwedeng basta-bastahin yan dahil sa galing nito at tibay ng dibdib nito. Sa kanyang pagkakapadala sa Europa nga ay naging bahagi ito ng iba't ibang infantry division at na-assign sa iba't ibang lugar sa Europa tulad ng France, the Netherlands at the Rhineland. Sa kanyang husay nga ay naging scout sniper ito kung saan nakatanggap siya ng 17 medals bilang pagkilala sa kanyang pagkakapatay ng nasa 400 na Germans sa lahat ng naganap na bakbakan. Sa mga labanang iyon ay marami rin ang tinamong sugat si Private Subijano mga adre. Hindi lamang mga tama din ng baril, kundi pati na rin ang sugat na natamo nito nang saksakin siya ng bayonet. Ang bayonet, ito yung kutsilyong nilalagay sa dulo ng mga rifle. Sa sobrang tigas nga ng dibdib nito mga adre, ay may isang pangyayari na talagang nagpabilib sa mga Amerikano kung kaya naman nabigyan siya ng Silver Star Medal. Ang Silver Star Medal ay isa sa pinakamataas na pagkilala sa mga magigiting na sundalo. So ayun na nga mga adre, nang siya at ang mga kasamahan nito ay nakipagbakbakan sa isang bayan sa bansang Germany, yan ay sa Dillingen, Germany, aakalain nyo bang mga adre na sa pelikula lamang ito mangyayari? Pero sa kanyang service record, nang magkaroon daw na matinding bakbakan sa Dillingen, Germany, ang unit na kinabibilangan ni Private Subijano ay naubos at siya lamang ang natira rito. Siguro nasa isip niyang mamamatay lang din naman siya, ilalaban na lang niya ng parehas ang kanyang buhay. Matapos ang gera at ang kanyang success sa pakikipagdigma mga adre,
ay lumipad ito patungo London para sa isang victory parade at doon nga ay iniharap siya kay King George at Prime Minister Winston Churchill. Kung gaano ka ba namang kalupit mga adre, ay ihaharap ka sa mga ganyang klaseng tao, di ba? At hindi lang yan mga adre, dahil taong 1952 ay na-feature si Private Subijano sa front page ng The New York Times. Mga adre, dumating pa nga sa puntong kinailangan siyang tagpuin at kausapin ni Senator Kennedy at President Kennedy. At yan ay sa kadahilanan ang mga medal kasing natanggap nito ay napagdiskitahan pa ng mga magnanakaw. Ninakaw ang mga medal na tanda ng pagbubuwis niya ng kanyang buhay sa kanyang apartment. Ngunit dahil napakahalaga nga nito para sa kanya, sa tulong ni Senator Kennedy, ay pinalitan ng Department of Defense ng Amerika ang mga medal na ninakaw sa kanya. Taong 1988 nga mga adre, pumanaw ang magiting na Pilipino at ang kanyang mga labi ay nakalagak sa Arlington National Cemetery sa state ng Virginia. Mga adre, muli maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like at mag-comment para sa inyong mga saloobin tungkol sa video na naman na ito. Mag-subscribe para ma-notify ka lagi sa mga next stories natin. Peace and God bless.